Magandang araw at magandang buhay dyan mga ka-herb. This is Archery and welcome back to my YouTube channel. First thing first, gusto ko lang magpasalamat sa 10,000 subscribers dyan. So wala ko rito kung hindi dahil sa inyo. Ayan. Thank you very much. Ayan. So nandito tayo ngayon uli sa Taurus Bike Shop para mag-bike check na naman ng bagong mountain bike nila dito. Ayan, ang Tosic Brookland. Ang laki ng gulong na ito, mga curb. Ayan, so bago ko simula ng bike check, gusto ko lang magpakilala. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, and unboxing. So bago ko simula ng bike check, mga curb, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating bike check video. So ano pang hinihintay natin mga herb? Wala na tayong intro video. Hindi pa ako sanay gumawa ng intro video. Simulan natin ang bike check nitong Tosic Brooklands. Oh, paano mga herb? Simulan natin ang bike check nitong Tosic Brooklands. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop, Marilao, Bulacan. Ayan. So second MTB to na mga iba bike check natin mga herb na ang wheel size niya ay 30.5. Ang laki ng gulong nito mga curb. Ang sarap sa lubak nito sa kalsada. Hello? So, syempre, don't worry and be happy. Available dito ang kanilang inner tube, outer tube. So, marami kasi nagtanong sa akin nung first video ko na Tosic Burton yata yon, na paano yung gulong, saan makaka bili. So, available dito mga curb. So, huwag mag-alala. Ayan. So, siyempre, simulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So, ang timbang nito, siyempre, built bikes to, 14.4 kilogram ang kanyang timbang. So, hindi siya lalayo sa 15 kilogram since ito ay built bikes. Ayan. At ang ating frame, nakikita nyo naman mga curb, two-tone ang kulay. Matte light blue at matte black sa may bandang ibabaw. At ang size ng ating frame ay 15.5 inches. Ayan, small. Tama-tama sa mga small dyan. Joke lang. Tama-tama sa mga maliliit ang binte or may iksi ang binte dyan. Ayan, nakita nyo naman. At hindi siya smooth welding. Maraming uod ng pagkakahin ng dito, dito, at dito. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko noong makaraan, sa Tosic ko unang nakita yung baluktot ang top tube niya. Ayan, hindi siya ganun ka baluktot kagaya ng Tosic Brandon, pero baluktot pa rin siya. At ang shape ng ating top tube ay pa-triangular banda rito. At dito medyo parang pinlat na siya. Ayan. Siyempre, yung mga nakikita nating decals na Tosic dito, ito yung mga 30.5 Tosic Brookland Agile Ride Geometry. Lahat yan ay water decals hanggang dito sa Brookland at Agile Ride Geometry. Hindi ko alam sa Tagalog yan. Pa-comment na lang. At syempre, gawa ito sa 6061 aluminum alloy. O, kita nyo naman. O, diba? At ang ating seat stay. Ayan, ang ganda. Medyo nakabaluktot dito. Uy, ang layo pa. Ang laki ng clearance dito mga curb. So, pwede ka pang gumamit ng malapad na gulong kung meron bang available na 30.5 yung lapad. May lapad dito. Yan. Siyempre, meron tayong bridge dito sa seat stay at bridge sa chain stay. Ayan, ang lapad nito. Hanggang dito. Siyempre, dito dumaan yung kable ng RD at doon dumaan ang kable ng ating hydraulic brakes. Dito lumabas yung isang internal. So, malamang isa lang ang ating internal. Ayan, tingnan natin sa kabila. So, meron siya sa kabila. Ayan. So, single and ready to mingle ang ating mountain bike. So, pwede siyang lagyan ng downpull na FD clamp type. Ito. Pero yung ating hydraulic hose or hydraulic brake sa likod, naka-external. Pero kung wala kang balak maglagay ng FD, I suggest, wow, English, nosebleed tire ron. Ito, pwede mong ilipat dito sa kabila. Pwede mo ipalipat yan. Madali lang naman yun eh. Yan. At syempre, dito tayo sa head tube. Ang head tube natin ay tapered 100 mm ang
haba na may logo ng Tosic. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung H ba yan o T. Ayan, di ba? Tapered. And syempre, dito tayo ngayon sa suspension fork. Ayan. Ang suspension fork niya, mga ERP, ay air fork. Ayan. May manual, manual lockout. Nabubulol tayo. Ayan. Pero fine-tuning siya. Wala akong nararamdamang clicks. Ayan o. Wala. Wala talaga. Pero pwedeng half, pwedeng one port. Nasa sign na yun. At syempre, ito yung, uy, maluwag. Sige pa natin. Ito yung cover ng air valve. So, dyan, binobombahan ng hangin ng ating air fork. So, alloy yung crown, alloy yung arc, alloy yung lower na may sticker na Uding 32. Yung stanchion niya is 130 millimeter ang travel. Sinukat ko mula dito hanggang dito. Medyo mahaba siya talaga, 130. Karamihan is 120 at 115. Ito yung rubber na kanyang indicator ng sag. Siguro pwede na hanggang dyan. Ayan. At dito sa likod, merong guide. So bago sumakay, check nyo lang yung inyong PSI. Pa-check nyo. Ayan, para tugma ang tigas ng fork sa inyong timbang. At check natin ang kanyang steerer tube. Sa palagay ko mga ka-erp, tapered ang ating steerer tube. So, tugma ito, terno. Tapered and tapered. Oh, di ba? Ganda nito. Dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Tingnan natin ang tatak ng kanyang hubs. Ayun, si Solon Pusak ang ating hubs na made from aluminum alloy. Sealed bearing sa palagay ko ang kanyang bearing dahil alloy yung cover ng bearing dito. Siyempre, quick release yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes ang ating alloy hubs. Siyempre, 32 din ang ating bakal na spokes o yung rayos. Siyempre, dito tayo ngayon sa double wall aluminum alloy rims. Ayan o, na may group. Ito, reflectorized daw yan. Nakikimarites tayo. Isa na tayo sa Marites. At syempre, ang gulong niya ay compass. Ayan, may gulong ka na. May compass ka pa, di ka maliligaw dito. Mayroon pa siyang tatak dito na jumping hair. Tumatalon to. Di ba? Madaling patalonin to. Ang size niya to 30.5 by 25. So, kagaya ng sinabi ko mga ka-erp, dito kasi malaki rin yung clearance dito. So, kung may mas malapad pa, siguro kaya pa dito hanggang 2.4 na gulong. Lalo naman dito mga ka-erp, tingnan nyo naman o. Oh, ang laki ng clearance. Siyempre sa likod, ganun pa rin. Compass ang gulong, 30.5 by 2.25. Double wall alloy na rims. Bakal ng spokes. Aluminum alloy na hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes yung ating hubs na quick release. Ayan. Dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Pakinggan natin. May smooth ang ating cogs. Ito yung may starfish sa likod. You know, may kulay red starfish. Ang tatak yata nito mga air is sunshine. Tingnan natin. Sunshine nga. Sunshine SZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Uy, 13. Ang dami nito mga herb. Ang sarap na, ay ang smooth siguro na shifting dito. Hindi ka mabibigla. 11 to 50 teeth. Yan, laban to sa ahon mga herb. Lalakas ang binti mo dito pag ahon. At dito sa RD, ay Senza ARX na R. Oh, antigas RD. Ayan, antigas o. Oh. Yung pulley niya is made from alloy. Oh, itong guide pulley niya alloy. Tension pulley. Tapos yung guide pulley niya, alloy din mga ka-erp. Oh, ayan. Ang ganda mga ka-erps. Ganda nito. At syempre yung kadena niya, DYC, D12. Ayan, D12 nga. Ayan, pwede naman yun eh. 13 speed, then 12 speed. Parehas lang yun. Ayan. Ay, parehas. I mean, pwede siya. Pwede siyang gamitin sa 13 speed. At ang ating crown arm is Tosic na Halotech removable chain ring. 170 millimeter made from aluminum alloy. Ang ating crown arm. Siyempre, ang ating chainring din is BCD 104 36 teeth. Aluminum 6061 T
6. Ang ganda ng design ng chainring natin, mga carpo. Oh, di ba? Removable chainring. Tapos, yung BB niya, walang tatak. Buti pa yung bike, may BB. Ayan. Oh, di ba? Napapasana all ka na lang. Yung sa pedal. Yung pedal niya, alloy, Lodi. Ball bearing type. Hello? Madali lang mag-maintain yan. Uy, ang smooth. Oh, ang smooth ng ating pedal at ating nakalimutan ko na to. Ang ating seat post ay Tosic, made from aluminum alloy, 31.6 ang taba, 350 mm ang haba, at ang ating seat lamp ay alloy din. Ito, alloy. Double bolt ang ating seat post na konti lang naman yung setback. Ayan. At ang ating upuan, mga curb, jutay. Hindi, joke lang yun. Ang liit, ang cute. Ang cute ng ating upuan. Eh. Medyo talaga maiksi lang siya, mga curb. Tapos may hiwa. So dyan dadaan ang ihi mo at ng utot mo. Pwede mo na hindi itaas ang puwit mo. Yan, sisingaw na lang dyan at dadaloy. You know? At ang lambot ng puwit. Ay, ang lambot ng puwit. Ang lambot ng foam. Ramdam ng puwit mo to. O, di ba? Tapos may bukol dito sa pababa yan. So, lalapat yung puwit mo dito. Ayan, at nakaangat to. Swak na swak dito puwit mo, mga kurpo. At ang ating stem is Kamao stem, 80 mm made from aluminum alloy. Isa lang ang ating spacer. At ang ating headset ay Genie. Ayan o, nakita niya Genie o. Oh. Dito tayo ngayon sa handlebar. Ito mga curb, yung handlebar niya. Palagay ko pwede mo itong masabi na back sweep. Kasi tingnan nyo, medyo nakaangat siya rito. Nakaangat yan. So pag tinuwis mo yan, palagay ko pwede siyang maging back sweep. Ayan. 720 mm ang haba, made from alloy. Tosic ang tatak. At ang ganda ng hand, ano niya, grip niya mga curb. Pag inuwakan mo siya, parang silicone. Ayan. Pero parang talagang silicone nga siya. Na ang lock niya is, may lock siya rito sa outer lang. Walang inner. So, ganun din sa kabila. Outer lang din yan. Na ang tatak ay guke. Yan. Ang ating hydraulic brakes ay gawa ni Simmers. Etong lever niya, mga carp, is bakal na magnet ko kanina yan. 3-finger. Na, diba? At ang ating shifter. Check natin yung shifter niya, mga carp. Kung push-pull. Push? Pull. Ayan. Tapos, uy, pwede rin. Pwede. Push, pull, tapos pull. O, panalo ang ating shifter. Hindi mo na habulin. Pwede na lang itong dalawang daliri mo. O, di ba? Parang isang daliri mo, dito na lang. O, Senza Unity. Ayan, 13 speed. At dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Siyempre, pag alloy ang ating lower, sure na sure yon. Naka-post mount ang ating caliper na Simmers ang tatak. Ayan, ang ganda. At syempre, 160 mm na rotor. Yung pangaraniwang design na rotor na nakikita natin sa mga built bikes. Sa kabila naman, dito pa rin, ganun pa rin. 160 mm na rotor. Syempre, post mount na caliper dito sa likod. Maluwag ang space, madaling baklasin yung caliper kasi hindi nakaharang ating seat stay dito. Ayan o, yung iba kasi nakaharang eh, so ang dali lang niya. Ayan, kitang-kita na yung tornilyo. At ito yung kabilang side ng ating trunk arm. Nandito yung lock. Ayan o, at plastic lang to mga curb. May nabibili niyang aluminum. Hindi ko lang alam kung ano yung size nito. Ayan, at syempre ito, lalagyan na natin ng malamig na beer. Sarap. Napa-beer na naman tayo. Matagal-tagal na tayo hindi nakainom ah. Ano? So palagay ko wala na ako nakakalimutan dito sa mountain bike na to. Sulyapan uli natin to mga curb. 30.5. Ang ganda nito. So ayan mga curb, ang ating bike check ng pangalawang mountain bike na ang wheel size is 30.5. Ilan lang yung nakikita ko na 30.5 na gulong. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. So, nagkakalaga nga pala ito ng 17,000 pesos. Naka 13 speed hydraulic brakes hollow tech. Ayan. So, ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Google Map, at Facebook link para sa mga gusto mag-avail
ng ating pina-check na toxic Brooklyn. Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 11,000 na tayo mga guys. 11,000. Ayan. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. Bye-bye.